gagawa muna tayo ng sauce. Lagyan na maglagay tayo ng oyster sauce. And then, maglalagay tayo ng soy sauce o toyo. Sunod natin ilalagay yung ketchup. Huwag kalimutan ng ketchup dahil isa rin yan sa magpapasarap ng chowmein. Lagyan natin siya ng pepper. Yung ground pepper po ang gagamitin natin. And then, haluin lang natin para lumapot siya. Ayan. And sunod natin ilalagay yung sugar. Huwag masyadong marami, yung sakto lang. Depende pa rin kasi yan kung gano'ng karami yung lulutuin yung noodles. Kung gano'ng siya karami, kahit tatansyahin nyo din. Yan, kasi ako tansya-tansya lang, wala akong sukat-sukat. Ayan. Yan, magpakulo na tayo ngayon ng tubig. Mas ginagawa ko kasi lagi kong pinakukuluan yung noodles. Hindi ko siya sinasabay habang iginigisa yung yung sauce. Kaya kailangan pakuluan ko muna yung noodles at isa-set aside natin yan mamaya. Pero kailangan naka-focus ka sa ginagawa mo noodles kasi pag na-overcook yan, hindi magiging masarap, para siya magiging lugaw ganun. O kaya yung laki mi noodles, yung may sabaw, hindi siya masarap. Kaya minsan nasa pagluto din ng noodles yung ikakasarap ng ating chowmein. Yan, haluin lang ng haluin. Lagi mo siyang i-check. Yan. Pisirin nyo lang ng daliri nyo yung lambot. Kung sakto na ba yung lambot. Ganun. Tikman nyo kung okay na ba. Ayun, pag medyo okay na siya, kung alam mong okay na, isalin mo na siya sa bowl. Pero make sure na yung bowl na paglalagyan nyo, lalagyan nyo rin siya ng mantika. Yan. Medyo luto na siya. Ngayon, sasalin ko na siya. Pero yung matitira, i-drain ko yan para hindi masayang at hindi matapon. Make sure lagyan ng mantika para hindi magdikit-dikit. Ayan. Sunod natin ilalagay dyan yung yung cabbage o repolyo. Dapat ganyan ang ihiwa niya. Yung parang square na maliliit. Parihaba pala, hindi pala square. Ano ba English yung pahira? Parihaba. Basta parihaba. Yan, pakuluan lang natin siya. Ito din, huwag din masyadong malambot. Ganyan, sakto lang din. Yung spring onion naman, para naman yun mamaya, pang garnish lang natin sa ibabaw. Kasi magpapasarap din yan. Ngayon, luto na yung repolyo. Isa-set aside ko na yan. Sunod natin pakukuluan yung mixed vegetable ko. Pero kahit ano naman pwede nyong gamitin. Carrots, green beans, peas, ayan. Pwede nyong siyang gamitin. Frozen vegetable lang kasi yung meron akong available sa ngayon. Pero pwede kang gumamit dito ng yung normal na carrots. Ito yung mga ingredients. Bell pepper, onion, garlic, and then kahit anong meat po, make sure na nalaga mo na din yung meat at ilagay mo sa isang tupperware. Para pag may bibili, lagay ka lang ng lagay. Yan, pinakukuluan ko na yung vegetable. And then, okay na yan. Sunod natin gagawin, mag-isa na tayo. Igisa na natin yung luya. Unahin natin yung luya. And then, lagay na natin yung onion, garlic, at bell pepper. Pagsamay-sabayin na natin para magsama-sama yung lasa. Para po yan sa ating sauce. Ayan. Haluin lang ng haluin. Ayan na. Make sure na ano tawag dito, yung para siyang magiging transparent yung kulay ng onion. Pero okay na din kasi maluluto din yan sa toyo pag mamaya pag nilagay natin yung ginawa natin yung sinet aside nating sauce para sa noodles. Yung konti na lang, malapit nang maluto yan. Oh my god. Ayan, halo pa din ako ng halo. Diba? Nakakainip. Nainip ka na ba? Ayan, halo pa din. Sige, halo.
Ngayon, ilalagay na natin yung sinet aside nating sauce kanina. Naalala mo? Ayan na siya. Ayan, ilagay lang natin. Haluin lang ulit. Siguro mga 1 to 2 minutes. Ganyan lang. Para masama lang yung mga ginisa natin dun sa sauce. Ayan. Luto na siya. Patayin na natin at isasalin ko na siya ulit dun sa pinaglagyan kanina. Isasalin ko na siya. Sinalin ko na. Kita mo, diba? Ayan na siya. Pero maraming ganyan yung gagawin mo. Depende sa dami talaga ng noodles. Ayan, ngayon luto na siya. Papakita ko naman sa'yo. Isipin mo to. Isipin mo na lang yung istayro na pagkain. Ay, istayro na lalagyan. Ganyan din gagawin mo, ha? Pag magtitinda ka. Yung istayrong lalagyan ng ano. Ano tawag naman? Basta yung istayro na lalagyan. Ayan. Isipin mo yan yon. Ngayon, lagay natin yung sauce na ginawa natin. Yan, haluin lang natin. Parang pansit canton lang, di ba? Pero mas para, mas inom, mas ni-level up. Ganyan. Yan, haluin lang. Hanggang magsama-sama na yung mga sauce na ginawa natin. And then, sunod nating ilalagay yung gulay. Ayan, yung mixed vegetables ko kanina. Ayan. Sunod nating ilalagay yung repolyo or cabbage. Diba? Sarap. Mukhang talagang special na special. I-mix lang natin. Sinada ilalagay yung ano, yung pinakuluan nating karne. Kahit anong karne pwede nating gamitin, pero ako yung ginamit ko sa ngayon, lamb meat. Yan yung tira lang nung ano, nung Wednesday. Ayan, and then ginarnisan ko siya ng ano, spring onion. Spring onion nga ba tawag diyan? Ayan. Ayan na siya, 'di ba? Sobrang yummy. Ang sarap-sarap tignan, special na special.